Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po pala ulit si Mark Jovenson Rubiso at nandito na naman po ulit tayo para sa isang panibagong video. At ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang circuit simulation ng isang electronic door lock system gamit ang ating Multisim. So tara, magsimula na tayo. So syempre magsisimula tayo sa isang blankong canvas ng isang Multisim. At ang una nating ilalagay is place component, at ang ilalagay natin is ang ating DC power source, at dito yun sa gilid, at syempre konektado siya sa ground. And ang isusunod natin is ang ating switch. So sa tinuro sa amin ng aming professor, ang ginamit niyang switch is SPDT switch. So dito sa gagamitin ko ngayon, ang gagamitin ko ngayon is push button switch, push button DPSD switch. Kasi ang tinuro niyo sa amin is SPDT. Pag SPDT kasi ang ginamit mo, ang mangyayari diyan is kailangan mo pa siyang pindutin. Kunwari, yung combination ng lock mo sa pintuan is 5 4 3 2 1. Pag SPDT ang ginamit mo, ang mangyayari diyan is pag pinindot mo yung 5, pipindutin mo siya ulit. Pipindutin mo ulit yung off. Tapos saka susunod na pipindutin yung susunod na number. Kunwari, 5 on off, tapos 4 on off. So ganoon yung mangyayari. So yun yung tinuro sa amin ng professor namin para siyang push button. So ang gagamitin ko ngayon dito is literal na push button na talaga. Hindi katulad dun sa tinuro sa amin na SPDT. Kasi pag ganito, ano pa? Papakahirap ka pa na on off. Dito, isang pindot lang, yun agad. Susunod na number na agad yung combination na gagamitin. So, ayan. So, copy paste na lang natin yan. Ayan. Kailangan natin ng 5 ganito. So, sa binigay sa aking combination ng aking door lock, ng aking electronic door lock system, is ang aking gagamitin is 1 4 3 2 5. So kailangan sunod yan pag pinindot ko. Pag nagkamali ka, hindi bubukas yung pinto. So ayan. Then ang una nating gagawin is ayan, i-connect natin yung ground sa ating DC power. At yan, i-connect natin to. Ayan. Yung input, yung dalawang input ng ating push button switch, push button DPSD, ay i-connect natin sa ating DC power. So ayan, tulad ng ginagawa ko. Ayan. At syempre ang susunod natin ilalagay is i-connect natin yung switch natin sa ating resistor. Ang gagamitin natin is 1 kilo ohm resistor sa bawat switch. So copy paste na lang yan. And copy paste muna. Then i-rotate natin. So ang maging itsura niyan is ayan, ganito yung magiging itsura niyan. Pa-connect natin bawat switch sa ating resistor para syempre hindi sumabog ang ating LED na gagamitin mamaya. So LED ang gagamitin natin para mag-indicate na bumukas na yung pinto. Kasi ganun yung tinuro sa amin ng aming professor.
At syempre, i-connect mo yung resistor sa ground. Ayan. Syempre, automatic. Ayan. At ayan. At ang susunod natin gagawin is, ayan, i-connect natin ang ating yung output ng ating push button switch. Ito, ayan, i-connect natin yan sa ground din. Ayan. At ang susunod naman natin ilalagay is ang ating flip-flop. At makikita ang flip-flop sa component under ng miscellaneous digital. At sa baba siya na advanced peripheral. At pagpindot nyo ng miscellaneous digital is under TIL. At ang gagamitin natin flip-flop is ang D flip-flop. At ayan. So ganito ang magiging connection yan. So kung ano yung unang number nyo, yun yung unang i-connect nyo sa ating push button. So ayan. So sa aking combination, ang aking connection is, ay ang aking combination is 14325. So 1 ang aking mauna. So ang mangyayari diyan, ganito ang magiging connection niya sa flip-flop. So itong D, i-connect muna natin siya dito sa Q. Then kung nakikita nyo yan yung CLK, which means click, syempre nakakonekta yan sa ating push button, sa ating DPSD button. At pagkatapos nyo yan, ang susunod naman natin gagawin, eto na. Para magsunod-sunod, sa pagkakaturo sa amin ng ating professor, para magkasunod-sunod yung ating combination. Kunwari, ito, na-connect mo na itong button na to. So kung anong susunod na combination mo is, kunwari, ito 4. 1, 4, 3, 2, 5. So 4 ang ating susunod. Ang gagawin mo dyan is i-connect mo siya sa ating end gate. So mag-place tayo ng ating end gate. Under TIL din pala ang ating end gate. At ang ating gagamitin is N2. At ayan, ang ating i-connect mo ang ating Q. Ang ating Q dito sa ating, ayan, at ang ating itong pangalawang input ng ating end gate is dito siya sa push button. So ang susunod na niyan is magpe-place na tayo ng isa pang flip-flop. So ganun din yung connection. Ayan, yung D sa Q at yung click, dito siya sa ating output ng ating end gate. At ayan, magka-connect na, magkasunod na yung 1 at saka 4. So ang susunod is 3. 1, 4, 3. So ganun din, ulitin mo lang. Ayan, maglalagay ka lang din dito ulit. At ayan, at i-connect mo siya. I-connect mo siya sa ating end gate. At ayan, i-connect mo siya sa ating push button 3. At ganun din ulit. Ulitin mo lang yung process. Ulit-ulitin mo lang. Ayan. Medyo magugulo yung ating, medyo magkaagulo yung ating circuit dahil magkaabol-bol. Ayan. Connecta mo, then susunod nyan is 1, 4, 3, 2, 5. Ayan. 2.
kung ang susunod. At syempre, ayun. Ipoconnect ulit natin. Ipoconnect natin to dito. Ayan, medyo magulo na ang ating circuit. At ang susunod, ayan, ipoconnect natin to. At magpe-place na naman tayo ulit ng ating, ayan, dito na lang natin ilagay. Ayan, ganun din. Ganun process ulit. Paulit-ulit lang hanggang sa makompleto nyo yung combination. At ayan, hanggang sa makompleto nyo. And then last one, ang ating last combination is 5 1, 4, 3, 2, 5. So i-connect natin yung Q. Medyo malayo siya. Manggaling siya sa 2 napunta sa 5. Ayan. At ang ating pangalawang input sa ating push button 5. At ayun na, i-connect na natin siya sa ating i-connect na natin siya sa ating isa pang ano. Ayan, isa pang flip flop ulit. Duma natin. At itong clip, syempre dito yan sa ating end gate. At ito na, itong Q. So ayan, ang susunod na nating ilalagay is ang ating LED. Ayan, kung may kita nyo, tapos na tayo sa ating connections. Na-connect na natin yung 1, 4, 3, 2, 5. So ang susunod na natin ilalagay is ang ating LED. Pero syempre bago yan, maglalagay muna tayo ng resistor para hindi sumabog ang ating LED. So ayan, resistor. So hindi katulad na itong mga to na 1 kilo ohm ang gagamitin. Ang gagamitin lang natin is 200 ohms na resistor. Dahil pag masyado nang mataas yung ohms or yung resistance na gagamitin natin is hindi na iilaw ang ating hindi na iilaw yung ating LED. So ayan, connect na natin. At syempre, maglalagay na tayo ng ating LED. Ang gagamitin natin is ayan, dito sa rated virtual under basic. At kayo bahala kung anong gusto nyo gamitin, pero ang aking gagamitin is green light para ayun, para indicator na bumukas yung pinto. So rotate natin siya. Ayan, then connect. At syempre yung dulo nyan, i-connect natin sa ating ground. Copy paste na lang. Ayan. Ayan. So ayan, tapos na tayo sa ating connections. Ayan, magkakasunod dyan. 1 and 1. Itong 1, 4, 3, 2, and 5. Kung makikita nyo, nagsimula tayo sa 1 and nagtapos tayo sa 5. Dahil ang combination natin is 1, 4, 3, 2, 5. So, ganun lang. Sunod-sunod lang kung ano yung combination nyo. Yun yung susunod-sunod na kukonektahin nyo ng end gate. So, ayan. Try na natin i-simulate. Tingnan natin kung iilaw. Pero bago pala ang lahat, kailangan nyo muna baguhin to. Kung ano yung pipindutin nyo sa inyong keyboard. Ayan, yun yung ayan, yung key. So dito sa 1, sa switch 1 is key, key 1 sa inyong keyboard. And 2 at 3 at dito naman is 4 and dito is 5. So kailangan nyo yun baguhin dahil yan yung pipindutin nyo sa inyong keyboard. So kung makikita nyo kanina, nakalagay lang is space. So pag pinindot nyo yung mga number is hindi siya pipindot dahil hindi siya naka-program, hindi siya naka-indicate na 1, 2, 3, 4, 5. So ayan, start simulation na tayo. Ayan, kung makikita nyo, medyo magulo yung atong connection, pero ayan, okay lang yan. So ayan,
mag-start na yung simulation. At ang sa inyong mga keyboard, ang una natin pipindutin is 1. 1, kung makita nyo, bumaba. At 4, ayan, kung makita nyo, bumaba yung 4. At yung 3. 3. At 2. And 5. Kung makita nyo, umilaw ang ating LED. So, mag-try tayo ng ibang connections. Kung tignan natin kung gagana siya. Kung gagana ang ating pinto, kung bubukas yung pinto. Kapag umilaw yan, ibig sabihin bubukas. So, mag-try tayo ng ibang connection. So, ang combination natin is 1, 4, 3, 2, 5. So, try natin 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Kung makita nyo, hindi siya umilaw. Try natin pumindot ng kahit ano. Oh, wala. Kahit anong pindutin nyo, hindi yan bumukas. Ayan. Hindi bumubukas yung pinto. Hindi siya umihilaw. So, ayun. Ganun lang kasimple ang ating electric door lock system. So, sana may natutunan kayo sa akin ngayong araw. And maraming salamat sa panonood. Then, have a nice day and stay safe as always. So, ayun. Thank you.